dito sa pagsalang mamaya para at least kahit mauna tong mapisa or maalagaan natin to. Sayang pa naman to, may mga sisyo. So, ito yung gamit ko na thermostat dito, guys. Yung galing to sa DIY More. Tapos W, yung model nito, guys, is DMW3002. Ito yung nagamit ko. Pero yung isa ko is W3001 lang. Yun yung model. So, bali ito. Na-disinfect ko na to, guys. Bali, abangan nyo mamaya yung pagsalang natin ng itlog. Bali, i-hibernate muna natin to or ipa-initin muna natin tong, ano ba tamang term? Pa-initin muna natin to ng mga isang oras bago natin isalang yung mga itlog. Yun yung paraan ko bago ako mag-incubate. Dapat nasa tamang temperatura na yung ating incubator bago natin isalang yung mga itlog natin. So, malaking incubator to, guys. Hindi ko pa na-customize ulit kasi medyo yung spacing ng pag yung mga tray masyadong malayo. So, pwede itong i-customize ulit. Bali, yan yung ilaw, guys, oh. Sa taas. Wait lang. Baliktarin ko muna. So, bali, ito yung loob ng incubator ko, guys. Yan yung thermostat controller. Ano yung sensor pala. I mean, sensor. Saka hygrometer. Yan sa banda nilagay. Tapos, dito sa taas is may dalawang ilaw na tig 25 watts. So, bali, 50 watts yung gamit ko all in all. Tapos, may 220 tayo na fan dyan. Tapos, may parang division dito na plywood. Tapos, may butas dyan. Dyan dumadaan yung init. Inihigop siya ng fan papunta dito sa baba. Kasi, yung purpose ng plywood nito, para hindi direct natatama yung init sa mga itlog. At saka nilagyan natin ng fan para may buga niya dito sa ilalim at mag-circulate dito yung init. Punta dito sa ilalim. And then, dyan yung sensor natin para ma-detect na yung init. Ito yung thermostat natin. Oh. Yan. Yan yung gamit kong thermostat from DIY More. So, okay naman siya. Ilang beses na akong nakapapisa dito sa incubator na to. Bali, subok naman. Tapos ito yung hygrometer natin. Ito yung nagkocontrol ng humidity. Pero gumagamit pa rin ako nito. Yung analog. Analog na hygrometer. Thermo hygrometer. Kasi ito digital to. Minsan hindi sila parehas. Kaya dalawa yung ginagamit ko. So, abangan nyo, guys, mamaya yung pagsalang natin ng itlog sa incubator. So, hello, guys. Bali, ngayon, isasalang na natin yung mga itlog na na-harvest natin sa ating incubator. Bali, nauna ko na nung salang yung kanina sinabi ko na may nag-hatch na inahin na native. Kaso, umalis agad siya nung apat pa lang yung napisa. So, bali, may siyang piraso pa dito na itlog. Nilagay ko dito, baka sakaling mapisa pa to. Kasi nakanling ko yung iba, may sisiyo pa na buhay. So, sayang naman. Kahit ilan lang yung mapisa dito, okay na. Tapos, ito yung mga bagong harvest natin. So, ito pa yung iba. Bali, nasa 33 pieces yung isasalang natin ngayon na bago. So, bali, napainit ko na to kanina. Mga dalawang oras na itong nakabukas yung ating incubator. So, tara, guys. Samahan nyo ako. Isasalang na natin to yung mga itlog.
Lagay natin sa loob ng incubator, guys. So napansin, so ito guys, napansin yung isang itlog na to, yung may dot dot siya, kita ba sa camera yan? So ibig sabihin yan, more on calcium yung ating inahin, so good sign. So ito na guys yung mga itlog, nasalang ko na lahat. Tapos ito yung nasa native. Sana mag-gats to. Nalimliman na yan eh. Mag-hats na yata to guys. Kasi oh, tingnan nyo. Meron ng bitak. Ano, kita ba? Yan, meron bitak. Sana mag-gats din to. Tapos yan guys, yung ating analog na hygrometer, nasa 37.5 lang yung ating temperature. So bali ito na yung itlog. Yan na, day 1 ngayon. Start tayo ng counting ngayon, day 1. So takpan na natin to guys, yung ating incubator. So, yun lang guys for today's vlog. Nasalang na natin yung mga itlog. So, bali, start tayo ng counting ngayong araw. Which is June 18. Bali, first day ngayon ng ating pagsalang ng itlog sa ating incubator. So, bali, ikakandling natin to within 7 or 10 days. Para malaman natin yung mga may similya or yung wala, para ihiwalay na natin at saka makuha na natin sa incubator yung walang similya. So yun lang, magandang araw sa ating lahat at God bless sa ating lahat.